Stranded pa rin ang ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa pumaliang air traffic management system ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ito ay matapos makansela ang mga flights kabilang na ang mga biyahe papuntang Zamboanga at Bohol. Nung sumakay na kami sa replano, ma'am, biglang bumalik yung replano, pinalapag kami ulit. Tapos sinabi doon sa Cebu Pacific na cancel daw yung flight namin, mag-rebook daw. Na-cancel ulit. Tapos nag-rebook kami. Naubos na nga ng pira namin kaya din. Mahigit 3,000 na rin kasi mahal yung pagkain dito, ma'am. Sayang yung araw at saka oras, ma'am. Kaya ito, tiyas na lang kasi nangyari na eh. Masaya sana kami pero minamalas mo yung natingi. Ang hirap. Ayon naman kay Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Cacdac, mahigit 200 OFW na ang kanilang natulungan, kabilang na ang mga nakakuha ng libreng rebooking at accommodation sa hotel. Naglagay na rin anya ng karagdagang rebooking counters ang mga airline para sa mga naapektuhang pasahero. Itong pinag-uusapan lang ho natin yung na-hotel, na-i-hotel. Opo. Kasi ang pinaka number one concern talaga ay rebooking. Kaya marami po tayong natulungan in terms of mga kailangan ma-i-rebook sa mga iba't ibang airlines. Lahat sila nakakuha ng rebooking ng mga na-i-hotel natin. So ngayon, January 4 na. So meron na rin aalis na higit kumulang mga 6 na po. So talaga mababawasan palalo yung mga nasa hotel ngayong araw. Ayon naman kay Philippine Airlines spokesperson Shelo Villaluna, posibleng bumalik ang full operations ng kanila mga flight ngayong araw. Pero abutin pa niya ng 2 linggo bago malinis ang backlog sa mayigit 24,000 stranded na pasahero. We have carried out some mitigating actions. Nag-set up po tayo ng extra sector flights. These are the extra flights. Nag-upgrade po tayo ng aeroplano. Halimbawa, yung 199-seater A321, in-upgrade po natin to a 363-seater Airbus A330 para ma-accommodate. But despite all these efforts, hindi naman kaagad ma-accommodate lahat ng mga 24,000 stranded passengers. So we are seeking their understanding because mga iba dyan, of course, they're very frustrated, nag-express po sila ng galit. But our frontliners are explaining that these are the available flights, no? They will be reaccommodated as soon as possible. Nauna nang naapektuhan ang nasa 6,500 pasahero matapos makansela at madelay ang mahigit 500 flights sa NAIA at iba pang paliparan sa bansa dahil sa pagpalya ng air traffic management system ng CAAP.